Guys, dito ako sa kitchen. Magkakape muna ako habang wala pang aking amo. Ayun, yung amo ko ngayon mabait naman. Awa na Panginoon. Sabihan niya na Panginoon. Yes! Hindi talaga ako naglarong isip na balikan siya dahil mabait. Hello guys. Wala nang araw sa akin ng RFWs. Ito, nandito ako ngayon sa bahay ng amo ko sa baba. At binabantayan ko ang aking alaga dahil umalis ang aking amo. Alas 12 siguro darating yan. Tambay lang muna dito at tayo muna. Magkaramadan na guys, anong balita sa inyo? Kailangan natin mag-ipon ng lakas. Dahil maraming trabaho, maraming bisita at maraming pagkain at maraming hugasan. Yan guys, ito. Habang naantit ng aking amo, tayo lang dito. Habang wala pa. Kamusta naman ang araw nyo? Bilang, yan, kagaya ko, bilang katulong, pizzeriad. Uy, good vibes lang lagi mga guys. Huwag natin isip yung pagod. Isipin natin, i-enjoy lang natin ang ating trabaho sa araw-araw. Lagi tayong ginagabayan ng Panginoon. Yan, enjoy lang natin ang ating mga trabaho. Dahil dyan tayo kumikita na maganda para pansuporta sa ating mga pamilya. Yan guys, dito ako sa kitchen. Magkakape muna ako habang wala ako ng aking amo. Yan, yung amo ko ngayon mabait naman. Awa na Panginoon. Sabihan niya na Panginoon. Hindi talaga ako naglarong isip na balikan siya dahil mabait. Yan, dito ako ngayon sa kitchen. Huwag na akong nainit. Libre naman ang pagkain ko rito. Kasi matapos na gusto mag-apply dito sa Saudi rin. Ang advice ko na sa inyo ay kung gusto niyo talagang mag-apply dito, lakasan niyo lang ang loob niyo guys para makapunta kayo dito sa bansang Saudi. Maganda naman dito guys, hindi naman gano'ng mahigpit lalo na ngayon, maluwag na. Wala nang tarha sa ulo at nakakalabas niyo yung mga ibang Pinay sa mga mababait na amo. Yan. At magpapaalam, pakilala naman pwede naman mag-party-party sa bata, marami ng mga events. Yan. At mag-bando ng mga kaibigan. Yan. Maluwag na ngayon dito kaya dati na sobrang hikit talaga. Ako bilang OFW dito eh. Yan, nakakagala naman ako. Pag gusto kong lumabas, yan, pinapayagan naman ako ng amo ko. Nescafe. Nescafe. Meron din silang dito Nescafe. Yan dito. Ito lang ako. Kapit tayo sa mga bisita dyan. Kapit tayo sa mga nagtatrabaho pa dyan. Ang trabaho ko dito guys, hindi naman kabilati. Kaya-kaya naman ang trabaho. Tayo pa mga Pilipino. Sana yata tayo sa mga trabaho ng baton. Kaya pag nag-proud sa atin ng mga taga-Saudiyan, dahil lahat na kaya natin. Salute sa mga OFWs. Pagaya ko dito sa bansang Saudi. Basta enjoy lang natin ang trabaho natin guys. Tatagal tayo dito sa bansang. Pakisamahan lang natin ang maayos ang ating mga amo. Hindi na naman sila mahirap pakisamahan. Basta intindihin lang natin sila. Lahat ang gusto natin binibigay naman nila. Pati muna ako habang nag-aantay sa aking amo. Itong bahay ng amo ko malaki. Kumpara sa taas. Up and down kasi ito, yung hawak ko. Yung sa taas, sa namin ng amo ko. Matanda naman yung alaga ko dito sa taas. And then dito sa baba, ang bata at saka yung nanay. Dalawa lang sila rito, kaya hindi naman mahirap. Hindi naman mahirap ang trabaho ko rito. Nakadepende pa rin sa akin kung anong nilinisin ko sa araw-araw. Ang pentagon story yun. Sa mga gusto magtrabaho dito guys, huwag kayo matakot. Huwag pang unahan kayo matakot. Hindi talaga kayo nakakapag pa rito. Pero kung iisipin nyo, gusto nyo talaga magtrabaho at kumita ng ayos, isipin nyo, huwag nyo naisipin yung mga salbahin ang amo. Isipin nyo lagi na swerte yan lang talaga rito. Hindi mo hindi malalaman kung hindi pupuntahan to, di ba? Yun lang ang advice ko sa inyo guys. Para makarating kayo dito sa bansa to. Shoutout pala sa pamilya kong abangos. Yan, nai, tay. Yan, binigyan na yung sahod ko at may papadala ko na bukas. At abangan nyo lang chat ko bukas pag naisan ko na. Text ko kagad sa inyo yung control number. Yan, ayun na yung masarap dito guys. Yan, papakapagod ka ng isang buwan. Pagtapos ng pagod mo lahat. Pag naipigay yung sahod mo, ay, ang sapakiramdam guys. Grabe. Dahil alam mo yun, may pansusuporta ka sa pamilya mo. Lalo mo yung isip yung kapakanan nila, yung hindi sila magugutom. Ganun, yung mga kabila sila ng gusto nila. Di bali na tayo maghirap, huwag lang ang ating pamilya. Lalo na sa mga breadwinner ko. Salute ako sa mga breadwinner na kagaya ko na sila lang ang sumusuporta sa kanilang mga magulang.
lalo na eh, may asawa't anak pa. Nag-uwi tayo kay mga OFWs na nagsasakripisyo dito sa bansa para sa ating pamilya. Pagpatuloy lang natin yun, guys, at magiging hawa rin ng ating buhay, guys. Basta sumaram lang natin ang determinasyon sa ating sarili. At i-enjoy lang natin ang ating trabaho sa araw-araw, guys. Masarap yung mahawa ka mo sa sahod ng buo at magpapadala mo sa pamilya mo. Bukas, guys, pag pinadala ko mga ang sahod yan, abangan niyo bukas. I-video ko bukas yung pagpapadala ko ng aking sahod. A few minutes later. Hello, guys. Nandito na ako sa taas. Dabating niya ang aking amo. Swimming lesson. Ay, salamat mga kapagpanya rin na maaga. Minsan kasi naglilaro na mauwi yun eh. Saan pumupunta. Ayan guys, abangan niyo bukas. Pag-save ko ng sahod ko. Ito nga pala yung pera ng sahod ko sa mga hindi pa nakakala. Papakita ko sa inyo guys, ayan, sa sahod ko. Sahod ko ngayong araw. Sarap sa pakiramdam dahil buong-buo mo may papadala sa amo. Ay, sa pamilya mo. 500 pa lang pinakamataas na pera nila dito. Yan. Sunod is 100. Kasunod ako 100. Next is 50. Yan. Is 50. Next is 10 real. 10 real. Yan. 10 real. Ito naman ay 5 real. Yan. Ito naman is 1 real. Yan. 1 real. Sarap sa pakiramdam na bumuo mo na hawakan yung sahod mo. Yung iba kasi, yung ka namang marami silang suportahan, wala pang isang buwan, nag-advance sila ng sahod. Kaya hindi nila buong na inaipapadala sa pamilya nila yung kanilang sahod. Dahil nauuna na ang bali. Ang 1 real dito guys is 13 pesos. Yeah. Depende, minsan 14. Pero minsan lang naman tumaas ang 14 pesos. Pero kadalasan talaga is 13. Yeah. Meron din silang barya rito. Coins, ang tip na lang sila eh. Yeah. Meron silang 2 real. Yeah. Meron na rin silang coins. Na dati 2015, wala pa akong nakikita ang 2 real na ganitong coins. Ewan ko lang ha. Ngayon ko lang ito nakita eh. 2 real. Yeah. Tapos may 50 cents. Yeah. 50 cents. Merong 1 real. Ito. Isa na ba yan? Nawala yata. Nawala yung 1 real eh. Pero may coins din silang 1 real. Eto, may 25 cents. Yeah. Buti pa dito, tinatanggap pa yung 25 cents. Samantala sa Pinas, hindi na tinatanggap. Grabe. Paano mabubuo ang piso kung walang benching ko? Pisong buo. Yan, guys. Yan, guys. Ito ang ano ka sa dito. It's 10:23 p.m. na. Bukas guys, samahan niyo ako, ipapadala natin ang aking sahod sa Angus Bank. Padalahan dito ng mga OFWs. Ipapadala natin sa Cebuano. Okay guys, samahan niyo ako bukas ha. Always good vibes guys. Hindi natin lang yung ating trabaho. Always pray to God. God is good all the time. Bye!